May mga customer ba kayong hindi mga honest, mga sangkay? Di ba? May policy tayo sa ating tindahan. Honesty is the best policy. Di ba, mga sangkay? Hello, mga sangkay! Welcome back to our channel and welcome back to my little store, mga sangkay! Ako ay meron lang, iayoyo na naman ngayon mga sangkay, abot naman sa aking mga customer na minsan ay hindi mga honest, di ba? Meron tayong kasabihan mga sangkay na honesty is the best policy, di ba mga sangkay? Yan kasi ay nangyari ngayong hapon lang dito sa aking tindahan na ito ay kasalanan ko naman, di ba mga sangkay? So minsan tayo mga tindera, hindi natin maiwasan mga sangkay na tayo ay magkakamali ng pagsusukli. Minsan tayo ay nagkukulang ng sukli or minsan sumusobra ang ating sukli sa ating mga customer mga sangkay. Ang importante ay maging honest tayo mga sangkay kung halimbawa mali ang ating sukli sa ating mga customer dahil minsan marami yung mga dumarating na mga customer, minsan hindi na natin nagagamit si calculator, minsan isip-isip na lang yung mga pagkukwenta natin. So minsan nagkakamali tayo, bumabalik si customer, ay kulang yung sukli mo ate. So siyempre isipin ko rin yun kung magkano talaga yung sinukli ko sa kanya at kung anong item yung binili niya at kung magkano ang pera niya mga sangkay. So ibabalik ko sa kanya ang sukli na kulang ko mga sangkay. Pero si customer ba mga sangkay sa inyo? Nagbabalik pa sila ng sobra pag sobra yung sukli mo sa kanila o sobra yung nabigay mo sa kanila na item mga sangkay. O diba, dyan mga tayo magkakatalo mga sangkay kasi hindi lahat ng customer natin ay mga honest. Talaga meron tayong mga customer na hindi mga honest mga sangkay. Lalo na yung mga medyo bata-bata pa ng mga customer natin mga sangkay. Ay naku talaga naman mga sangkay. Talaga yun yung dapat natin tutukan at iwasan ng mga customer natin ng mga ganyan mga sangkay. So kanina mga sangkay may bumili sa akin ng Sprite na malaki tapos yung nagtitinda rito ng banana queue sa akin ay nagpapalit din ng 500 pesos. So yung nagpapalit ng 500 na pesos sa akin, siya talaga yung nauna. So inuna ko siya tapos sumunod, meron kasunod siya na bumili rin sa akin ng Malbor. So ayun mga sangkay, gabi na dumating ang akin deliver kaya medyo natagalan ako kasi yung deliver ko ay kararating lang kasi kulang ng tao yung aking suki kasi umalis daw yung isa niyang boy kaya natitira niyang boy eh dalawa na lang. So ayan, gabi na mga suki mga sangkay yung aking deliver. So balik tayo mga sangkay doon sa ating topic. So kanina ngayon, so ayan yung mga sangkay, nagpapalit nga sa akin yung katabi ko rito, yung kapitbahay ko na nagtitinda ng ng banana queue. Tig-100 ang binalit ko sa kanya na barya. So, nung sumunod naman, may bumili ng Malboro. Si, yung Sprite na, yun na yung bumili sa akin ng Sprite na 100 pesos ang pera niya. Tapos, meron pang sumunod sa kanya. So, mga sangkay kami ng anak ko, pag nag-ship na kami ng, ng oras namin, kasi, pag ako sa opening, alas 6, hanggang alas 12 ang ang bantay ko. Ang anak ko naman alas 12 hanggang alas 3 ng hapon. So, bago ako mag-umalis ng alas 12 pagpalit ng dalawa, kinukuha ko na yung benta ko mga sangkay. Ayan, kinukuha ko na. Walang 500 kanina. Ito, yun. So, ngayon mga sangkay, nung nagpapalit na, wala talagang barya na dito kasi kasi-ship lang namin ang anak ko. Kung hindi, yung 50 pesos na dalawa yung natira kasi kinukuha ko lahat ng nagiging benta ng anak ko. Ako din, ganun din pag alis ko, kinukuha ko na yung nagiging benta tapos nagtitira lang ako ng barya na 250 pesos at saka 10 pirasong tigwa 100 pesos na kasi yun yung talagang pera niya. 50 pesos dito sa bill na malaki at saka 20 pesos naman dito sa may tapos kung halimbawa 1,500 doon na lang kukuha yung anak ko sa may ganitong nakatali na na pera kasi tinatali ko na yung nagiging benta ko at saka nagiging benta niya. So ngayon dahil na sa sobrang higpit ng pagkakaganito, ayan wala na siyang 50-50, kanina maraming 50-50 to. Sobrang pagkakahigpit niya mga sangkay, ayan yung dalawang 50
sinapaglapag ko nung pinalit, nagpapalit na ako, ay magkadikit siya na ganito, mga sangkay. 250 magkadikit, nakalapag siya ng ganyan. Sa radyanan ko ng pera. So, nung bumili siya sa akin, hindi ko naalala. Kasi tigdi 20 naman yung mga bumili sa akin na mga sumunod. Hindi ko naalala na meron pala akong 250. Dinakot ko kaagad ito. Tapos, eh yung, ano, yung kasalo ko is 30 pesos. Tapos bumili siya ng candy na 2 pesos. Diba? Di 32. Ang sukli niya ay 68. Mga sangkay. Sinuklihan ko siya ng 50. Tingin ko 50. Ayun pala, magkadikit siya, mga sangkay, nung binigay ko sa kanya. Ganito yung pagkakabigay ko sa kanya, mga sangkay. Yan. Ganyan. Yan. So, nasama yung isang 50. Pagtingin ko uli, paglapag ko nung 100 niya, dahil kinuha ko na yung 50 na sinukli sa kanya, dahil hawak-hawak ko, pag ako nagsusukli, hindi ko nilalagay yung pera muna hanggang hindi ako magsusukli. Talagang hawak-hawak ko yung 100. Pag alis niya, saka ko nilagay yung 100, mga sangkay. So, nagulat ako, mga sangkay, paglagay ko ng 100, kasi wala na siyang 50. Dapat may matitira siya na 50. Bali, magiging 150, kasi kinuha ko yung 50 na isa. Magiging 150 na ulit sana, mga sangkay. So, wala na talaga siya kundi yung 100, mga sangkay. So, ibig sabihin na doble ko nang bigay yung sa kanya yung sukli na 250. 250 na bigay ko sa kanya at saka yung 18 pesos. So, ngayon, inantay ko siya na bumalik, mga sangkay. Hindi pa siya bumabalik, mga sangkay. Medyo malayo pa naman siya dito sa bahay ko. Siguro yung bahay niya ay mga ikasampung bahay mula dito sa bahay namin, mga sangkay. Dito talaga siya bumibili sa akin ng mga soft drinks kasi nga malamig daw yung soft drinks ko kaysa doon sa malapit sa kanila. Dalawang tindahan yung dadaanan niya bago ako, mga sangkay. So, ayun, mga sangkay, mahirap talaga sa mga customer natin na hindi sila nagiging honest. At saka tayo rin dapat ay talagang maging maging alert to tayo sa pagsusukli at saka pagtitingin ng pera. Minsan, mga sangkay, minsan nagkakamali rin ako sa 50 at saka sa 20. Talagang minsan dyan ako madalas nagkakamali. Napagkakamalang kong 20 yung 50, mga sangkay. Kaya nga yung perahan ko ay iniba-iba ko na siya ng mga lalagyan. At saka talagang ang benta talaga namin ng anak ko, talagang nililigpit ko na yan kada ship namin dalawa. Ako na yung pinakalas sa gabi. Kaya malalaman ko rin kung nakakota na ako o hindi pa. Kasi nga, sa umaga pa lang ng benta ko, alas 6 hanggang alas 12, alam ko na kung magkano yung benta ko. Tapos pagpalit ko sa anak ko, kukunin ko na rin yung benta niya. Malalaman ko rin kung ilan ang naging benta niya sa loob ng 3 oras. Ganun ako, mga sangkay, talagang. Kumbaga sa SM, diba, pang nagpalitan, kinukuha din yung pera, nagsiship-ship din sila. Ganun din ako, mga sangkay, may pa-ship-ship din ako na ganun. Pag nag-ship, ship din ng pera. Maliban lang sa mga coins, sa mga masangkay, hindi ko na sinasama yan sa pag-ship namin ng anak ko. So, ayun, mga sangkay, yung aking yaw-yaw ngayon. So, ayun lang, mga sangkay, ang aking yaw-yaw ngayon kasi ayan, nagsusunod-sunod na yung aking mga customer. Maraming salamat sa inyo, mga sangkay, sa panonood nyo sa aking YouTube channel. At lagi po tayong mag-iingat. God bless you all, mga sangkay. I love you all.